Let's pray together. Our Heavenly Father God, for others and saviors from the eternal destruction and fire, maraming salamat po, Ama, sa inyong dakilang biyaya ng kaligtasan para sa amin po. Kami ay po naligtas ang nangyarang ng Diyos po dahil sa tubo ni Jesus Cristo. And ngayon po, our Santa Rosa Church brother and sister, we are gathered together po ito sa church building. Hindi lamang po sa Santa Rosa Church, lahat ng mga buong mundo po, ang mga tunay ng born again Christian, sila ay also nakatipon-tipon sa para makinig sa inyong mensahe po, Ama. Lalo-lalo po ito sa Philippine Life Mission ito sa Bansang Pilipin po, Ama. Pakitulungan niyo po our lahat ng mga churches para mas lumalako po, para mas mapapahayag na sa inyong mensahe at tunay ng Ibanghelyo, para mas marami ng mga tao ay maliligtas po, Ama. Lalo-lalo po, Ama, salamat po noong dalawang batch ng sa summer retreat po. This 2023 sa summer retreat, mahigit 10 of the people, they attending sa summer retreat po. Sila ay nakilig ng sa ang tunay ng Ibanghelyo po para sa kanilang kaligtasan po, Ama. Ama, thank you po sa inyong sa kumikilos na itong sa loob ng summer retreat. So, mas marami ng mga tao po, ligtas na po. We give to you lahat ng mga glory po sa pamamagitan ng itong summer retreat po, Ama. And also, ang mga bagong ligtas na mga member who are attending our Santa Rosa Church sa pamamagitan ng summer retreat and also sa pamamagitan ng home Bible seminar, please guide them and help them tapang mananatili sa church po at lumalago po sa pananampalataya po, Ama. Kami ay po talagang mahinang Kristiyano po. Kaya kailangan po sa inyong guiders, sa inyong mga sa tulong po, Ama. Even in this time, we only rely on you, akuras ng sorbo po, Ama. Please help us to understand your message po, Ama. We pray in Jesus' name, our Lord. Okay. Kamusta po kayo? Brother Ryan, meron po ba sa mga taon na sa labas? Please open the curtain. Ay, hindi. Itong curtain open na lang para makita po ito. Open curtain, hindi close. Yeah, open the curtain na lang. Okay. Ang oras ng sermon po para labas po, para ganito na lang, okay? Para doon po sa labas, para makikita po. Okay, let's open the Bible sa chapter Roma, Book of Roma chapter 5 po. Book of Roma chapter 5. Let's open the Bible. Book of Roma chapter 5. Rome chapter 5, mula verse 1. Book of chapter 5, Romans chapter 5, verse 1, hanggang 5, verse 1 hanggang 5, Romans chapter 5, verse 1 hanggang 5. Kung walang Biblia, pwede po makita sa screen, pero kung meron kayo sa inyong sariling Bible, please open the Bible. Okay, ang oras ng Sunday and Wednesday sermon, dapat kailangan po sa inyong sariling Bible. Okay, ang Biblia, ito po sa inyong sariling Biblia. Okay? Basahin po natin sabay-sabay. Verse 1, sinit 1. Kaya yamang tayo'y inaringkanap sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesu Kristo. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating paninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang kayo, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian. Sa pagkakalam na ang kapighatian ay nagkumunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ng pagpapatibay, at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa
ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Roma, every Sunday, we share ako sa Book of Roma message ako. No oras ko sa Book of Roma chapter 5, the first message. Kaya sa verse 1, kaya yamang tayo'y inaringganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya yamang tayo'y inaringganap, naligtas na po sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi mga gawa. Kaya mayroon tayo kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus Kristo. Mayroon tayong kapayapaan. Ang itong kapayapaan sa pamamagitan ng kaligtasan po. Dahil tayo ay naligtas, kaya meron na po ang tunay ng kapayapaan sa ating puso. Ang itong kapayapaan, hindi gaya ng mga kapayapaan ng sa mundong ito. In verse 2, sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito at ating paninindigan. At nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Dahil ligtas na, kaya naturally, nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Pero, verse 3, at hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapihatian. Sa pagkalang na ang kapihatian ay nakubunga ng pagtitiis, at ang pagtitiis ng pagpapatibay, at ang pagpapatibay ng pag-asa. Kaya, today, we will study na po ito po. At ang mga bagay na po, una, kapigatian. Pero dahil sa ito kapigatian, kaya napubunga na ito, pakitiis. Tapos sa pamamagitan ng pakitiis, papapatibay, at huli, pag-asa. Kaya ito po ano ba sa process ng sa ating Christian buhay na po. Tayo ay talagang nagagalak dahil ligtas na. Dahil sa dugo ni Yesu Kristo, tayo ay inaligtas, kaya nagagalak po dahil sa kaligtasan. Pero sinabi ng Biblia, sa loob ng kapigatian, ang tunay ng born-again Christian, meron na po talagang nagagalak po sa mula sa ating puso. Kaya una, letting ito, kapigatian. Kapigatian, ibig sabihin ito po, English, ano ba? Tribulation o suffering. Tribulation o suffering. Tingnan nyo, Bible. Kung naligtas, kung pagkatapos ng kaligtasan, lahat ng mga sa inyong situation magiging talaga maganda ba? Lahat ng mga situation talaga maayos na ba? Dahil sa tulong ng Diyos? We expect that dahil ligtas na, kaya talagang lagi may biyaya ng Diyos. May pagpapala ng Diyos. Financially, physically, kahit kalusugang also, lagi maganda lang. Pero, kahit ligtas ka, pagkatapos ng kaligtasan, minsan, o hindi po minsan, sinabi ng Biblia, ayaw po sa Biblia, meron na para ba? Kapitakyan. Ibig sabihin, tribulation, o suffering, o difficulty. Kahit ligtas ka, pero physically, meron din po sa ito, suffering or tribulation. When you look at the Genesis chapter 12, tinawag ng Diyos, Abraham, si Abraham. Abraham, umalis ka na sa inyong mga bahay ng tatay mo. Tapos papunta ka na sa, ituturo sa inyo, isang lupay. Lupay ng Kanaan. Kaya si Abraham, he obeyed it. Mula sa ang kanyang sariling bayan, yung Chaldea Ur, doon po sa sumasamba sa marami ng mga Diyos-Diyosan, umalis na po. Tapos, siya po pumunta sa lupay ng Kanaan. That is the same also. God holders mula sa samundo nito. Ang samundo nito, puno ng kasalanan. Tapos, tayo ay pupunta sa ano? Hanggang sa lagi. Kaya ito po, buhay ng also, born again Christian. Pero Abraham, kahit dumating na po sa lupay ng Kanaan, alam mo ba ano ang nangyari? Sa lupay ng Kanaan, tabuto. May matinding tabuto. Matinding tabuto. Akala niya, dahil sumunod na ang salita ng Diyos, kaya may ano ba? O, papapala ng Diyos. Lahat ng mga situation talaga ano ba? Oh, okay naman. Kaya dumating
tagumpay ng ganahan, pero ang simula na takot po. Kay ligtas kayo, kay naligtas, pero meron na po takot po, may kapigapian ang mga talagang difficulty na po. John chapter 16 verse 33, Juan chapter 16 verse 33. Juan 16 verse 33. Juan 16 verse 33. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinay ko na ang sanlibutan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Ibig sabihin, bunog ay Christian life. Ang tunay ng Christian buhay hindi na madali. Sinabi ng Biblia, nakaharap kayo sa pag-uusig. Pero, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, deny ko na ang sanlibutan. Kaya Gawa, chapter 14, verse 22, sa script po, masaya po natin sabay-sabay, 3, 2, 1, sinasabi na sa pamamagitan ng maraming mga kapigapian ay kailangan umasok kayo sa kaharian ng Diyos. Si Pablo, sinabi niya sa mga born again Christian, ano ba ito? Maraming mga kapigapian ay kailangan po para umasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya ba, tribulation, kapigapian. Kapigatian, yeah. Pintong taon, kapigatian. Di ba? Alam natin po, di ba? Pintong taon, kapigatian. Ang mga ngayon, ang mga tunay na burog at Christian, yes, para sa atin, walang pintong taon, kapigatian. Dahil bago na simula ng pintong taon, kapigatian, may rapture na po, di ba? Jesus second coming in the air. Kaya ngayon, ang tunay na burog at Christian, mag-rapture na po. Kaya para sa atin, walang experience po sa 7 taong kapigatian. Pero, mga 144,000 mga Jewish born again Christian, para sa kanila, diba, meron na po 7 taong kapigatian. During 7 years tribulation, yes, ang mga Jewish, 144,000, sila ay ano ba? Hanggang ngayon, mga Hudyo, matigas na ang kanilang puso. Kaya, hindi sila naniniwala, Jesus ay talaga Christ, Kristo. Pero, when Antichrist raised up sa simula ng sa 7 taong kapigatian, that time, they realized that Antichrist, siya ay talagang peke na. Pero dati 2,000 years ago, Jesus, sino ang namatay na sa cross, siya ay talagang tunay na Kristo, Christ. That's why they believe Jesus Christ, tapos meron na po ang tunay ng pananampalataya. May tunay ng pananampalataya. Pero ano ba? They are not worship. That's why they are not worship Antichrist. Sila hindi tinanggap ng ano ba? 666 mark. That's why Antichrist, they will kill lahat ng mga 144,000 the Jewish born again Christian. Para sa kanila also, meron na po kapigatian. Tingnan mo sa Revelation chapter 7. Revelation chapter 7 verse 4. Revelation chapter 7 verse 4. Revelation chapter 7 verse 4. Ang narinig ko ang bilang ng mga tinatakang 144,000 tinatakang mula sa bawal lipi ng mga anak ni Israel. Sa loob ng 7 years tribulation, yes, sila ay talaga save na po. Ngayon, hindi paligtas. Pero sa loob ng 7 years tribulation, para sa Hudyo lang po, para sa Hudyo, mula sa Hudyo, 144,000 ang itong bilang na maligtas po. Pero, chapter 14, chapter 14, chapter 14, verse 1.
Chapter 14, verse 1. Apakah tapos ay tumingin ako at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Zion. Kasama niya ang 144,000 may pangalan niya at pangalan na kanyang ama na nakasula sa kanilang mga loo. And verse 3, sila'y nakaawitan ng isang bagong awit sa harapan ng trono at sa harapan ng apan na nilalang na buhay at na matatanda. Walang sino mang matuto ng awit na iyon, kundi ang 144,000 lamang na tinubos mula sa lupa. Kanya chapter 7, nasa lupa po, 144,000. Pero ngayon ano ba? Nasa langit, kasama ng Kordero ng Diyos, Jesu Kristo. Kaya sinabi niya ito, tinubos mula sa lupa. Tinubos mula sa lupa. Ang itong expression po, physically sila ay pinatay na po. Sa chapter 13, verse 15. Chapter 13, verse 15. Di ba chapter 13, ito story ng 666 mantra po. The world government and antichrist, he will comment to lahat ng mga tao na po sa mundo ito. Dapat tatanggapin nyo 666 mark lahat. Pero ito, mga 144,000 Jewish Christian, ayaw sila po tinanggap ito. Kaya 15, at ito'y pinahintulutan makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita at may papatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. May papatay naman ang lahat ng hindi sumasamba. Kaya 144,000 Jewish born again Christians, sila ay lahat pinatay na. Kaya kanila sinabi niya, tinubos mula sa lupa. Para sa kanila tinubos ano ba? Meron lang po, kapighatian. Kapighatian. Pero sa loob ng kapighatian, sila ay araw may pag-asa. Ano ang pag-asa ba? Kaya physically pinatay na lahat. Pero ang kanilang tunay ng pag-asa, hindi po sa lupa, nasa langit. Nasa langit. In our case also, parias po, yes. Sa buhay ng sa mundong ito, bilang born again Christian, the Bible says there is, ano ba? Kapighatian. Pero dahil sa itong kapighatian, kaya ano ba nakukuhan ng pagtitiis. At ang pagtitiis, ano ba? Pagpapatibay at ang pinaka-resulta ng pananampalataya ito po, pag-asa sa langit. Okay, pasahin ko ito sa screen, 3, 2, 1. The Bible says that there is a natural tribulation and suffering for Christian. Kung ligtas ka, naturally, makakaroon po ano ba? Tribulation and suffering. Naintindihan nyo? Ang ito po, dahil ligtas ka, ibig sabihin, tayo ay hindi sa binuto sa mundo ito. Tayo ay ano ba? Nasa langit po. Ang tunay ng born again Christian po ay talagang different. That's why, meron na po talagang kapighatian o meron din po, ano ba, sa suffering. Dahil sa pananampalataya ng kaligtasan. Kaya meron na po kapighatian o difficult, mga mahirap ng mga situation po. Kaya ligtas ka, pero maaari po ang kalusugan mo maging masama. Kaya ligtas ka, maaari po bankrupt sa inyong negosyo. Naintindihan nyo? Kaya ligtas ka, pero dahil sa corona pandemic, bigla dumating na po ang mahirap na situation. Kaya ligtas ka, maaari po may family problem. Makakaroon po may family problem. Kung ligtas ka, walang family problem. Kung ligtas ka, dahil ligtas ka, kaya ang bigla ang pasaway ng anak, magiging makuti na talaga. Hindi. Pasaway pa rin. Ang asawa mo, may problema ulit. Makakaroon po ang ganitong same problem po ito. Pero sinabi ng Biblia, ang ganitong, ano ba, naturally, meron na po, ano ba, tribulation and suffering o difficulty,
para sa born again Christian. Naintindihan mo ba? Naturally, meron na. Sinabi, tingnan mo sa ibang-ibang mga Bible verse, Philippos chapter 1, 29. Philippos chapter 1, 29 po. Philippos chapter 1, verse 29. Sirituwa, sapagkat sa inyo'y ipinakaloob ang lakalang kay Kristo. Hindi lamang ang pananampalataya sa Kanya, kundi ang pag-tiisin na ang lakalang sa Kanya. Sapagkat sa inyo'y ipinakaloob ang lakalang sa Kanya. Hindi lamang pananampalataya, meaning kaligtasan. Hindi lamang kaligtasan para sa iyo, kundi ang mag-tiisin na ang lakalang sa Kanya. Ibig sabihin, para kay Jesus Kristo. We are saved sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Pero, parang ito po, ang kaligtasan, ibig sabihin, isang package na po. Isang package. Naintindihan nyo? Isang package. O family meal. Asa Jollibee McDonald, meron na po family meal. Diba? May family meal. Kung family meal, ano ba? Chicken, rice, coke, tapos fries. Diba? Parang ganitong family meal, isang package na. Sa loob ng kaligtasan, hindi lamang ano ba? Sa langit, meron na po package. Kapigapian. Suffering. Meron din po biyaya ng Diyos also. Pero meron na po ang isa, ano ba? Kapigapian. Roma chapter 8, verse 7 to 18, sa script po, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako mga anak ay mga tagapagitan rin. Ang tagapangmana ng Diyos, ang mga kasama tagapangmana ni Kristo. Kung tunay na natitiis tayo kasama niya, upang tayo iluwalatin naman kasama niya. 18. Itunuturing ko na ang pagtitiis sa panahon kasalukuyan ay hindi karapat-dapat. May hambing sa kaluwalatiyang mahahayag sa atin. Ang mga kasamang tagapangmana ni Kristo. Tagapangmana sa langit po, di ba? Tagapangmana ni Kristo, binit na sa langit. Ang tunay na, natitiis tayo kasama niya upang tayo'y luwalating kasama, namang kasama niya. Kaluwalatiyan na sa langit. Kaya sa mundong ito, ano ba? Natitiis na. Nakitiis. Kung walang suffering sa mundong ito, walang kaluwalatian sa langit. That is the same. Simply, no cross, kung gano'n? No crown. No cross, no crown. Kung walang natitiis na sa mundong ito, walang kaluwalatian sa langit ko. 18. Itunutinig ko ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan. Ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan, ibig sabihin, maisin ako. Pagsamantala natitiis. Pagtitiis. Pero ano ba? Hindi karapat-dapat may hambing sa kaluwalatian mahahayag sa atin. Kahit konting suffering sa mundong ito, pero sa langit, ano ba? Wow! Parang 100 times ang kaluwalatian. That is the parang pinakamagandang loto, pinakamagandang loto, alam mo ba? Pakitiis ko. Kapiratian sa mundong ito. Bakit? Halimbawa, baka naman loto, Pilipin. Hindi ko po alam. Because I never buy lotto. Makano ba lotto? Isa, paper. 50 peso? 20. 25? 20? Parang ganito, 20 and 50 peso. Pero kung lotto number 1, makano ba? Minsan, 1 million? Meron ba 1 million? Ah, hindi. Parang, makano, 200,000? 500,000? Ah, 5 million? Wow! Meron na 5 million. Wow! Pero bihira lang po, di ba? Bihira. Pero tingnan mo, ang pagtitiis ng sa mundong ito, kahit konti lang.
Pero sa langit, ano ba? Sinabi ng Biblia, hindi karapat-dapat maihamping sa kaluwalhatiang mahahayag sa kaya ba? Tingnan mo ito. Kapighatian, pagtitis, pagpapatibay, ang pinakalas na parba, pagasan o pagasan. Pagasan sa langit. Dahil meron na po doon sa kaluwalhatian para sa atin. Awit chapter 34, look at the Bible, awit 34. Lumakipan awit, chapter 34, verse 94. Awit, 34, verse 94. Awit, 34, verse 19. Basahin ko natin sabay-sabay. Marami ang kapighatian ng pagwit. Ngunit, inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Marami ang konting kapighatian. Anong sinabi ng Biblia? Kaunting kapighatian? Marami po. Marami ang kapighatian ng matwit. Matwit, bilang ligtas ng Kristiyano, marami ang kapighatian. Minsan, masamang kalusugan mo. Minsan, the financial problem, family problem. Yes, marami ang kapighatian ng matwi. Dahil may matwi, kaya mas marami po. Matwi, ibig sabihin, ligtas ng Kristiyano. Okay? Kung hindi pa ligtas, mas konti lang. Mas kakaunti lang. Bakit? Dahil ang layunin ng kanilang buhay, ano ba? Para sa mundong ito lang. Lagi kumpo sila, pera, pera, pera. Diba? That's why, kunti lang problem. Pero para sa atin, ang pangasa po, hindi po pera. Hindi ng mga bagay ng sa mundong ito. Para sa langit. That's why, mas marami ang kapighatian na matuwid. Importante, ngunit, inililigtas siya na Panginoon. Mula sa lahat ng mga kapighatian, yes, God will help us, and God saves lahat ng mga iyon. Awit 119:67 po. Awit 119. Let's go to Bible. 119 Awit 67 and 71. Awit 119. Awit 119:67. Bago ako na nalaman ay nailigaw ako. Ngunit, ngayon, tinutupad ko ang salita mo. Bago ako nakadalamati. Before I was afflicted. Ibig sabihin, kung walang kapighatian, kung walang suffering and difficulty, ano ba? Nailigaw. Nailigaw ako. Nailigaw ako. Kahit ligtas ka, pero kung walang difficulty and suffering, God's training, kung gano'n, we will live by ourselves. Para sa atin po. Ibig sabihin, parang masama po, magiging pasaway masama. Pero dahil sa ito, ano ba? Kapighatian, kaya ano ba? Ngunit, ngayon, tinutupad ko ang salita mo. Awit 119, verse 71, mabuti sa akin na pinakapapakumbaba ako upang aking patutuhan ang mga tuntunin ko. Mabuti sa akin na ano ba? Pinapakumbaba. Ibig sabihin, I have been afflicted. Afflicted meaning my suffering difficulty na po. Mabuti sa akin na pinapakumbaba. Naturally, we want that. Walang sakit sa katawan. Diba? Oh, dapat walang sakit. Naturally, we expect that walang financial problem. Walang family problem. Pero, sinabi ng Biblia, mabuti sa akin kahit may sakit sa katawan. Mabuti sa akin kahit may financial problem. Mabuti sa akin kahit ano ba? Iba-ibang mga problem. Bakit? Dahil sa ganitong mga difficulty, kaya ikaw ako magiging ano ba? Pinapapakumbaba ako. You will become more humble. You will become more humble sa harapan ng
dahil sa ganitong mga problem. Kung walang problem, baka magiging batas na puso mo talaga. We will have the high mind. Para makalapo, ako na, para ano ba? Parang good people talaga. Pero dahil sa ganitong mga difficulty, yung Tagalog version, ano ba? Pinaka-baba ako. Dahil sa, anitong problem, mas maganda na. Dahil sa kapigatian, kaya ako na po, pinaka-baba ako. Sinabi ng Biblia, mabuti sa akin. Even though we expected, sana walang any problem. Pero, ang kaluman ng Diyos, dahil sa ganitong mga difficulty and problem, kaya ano ba? Yes. We will become more humble and we will more rely on God. Pero, tingnan mo, what is our reaction when suffering comes? What is our reaction when suffering comes? Kung meron na po kapigatian, difficulty, ano ang sa inyong reaction mo? Oh, salamat po Ama, thank you Lord. Ganito ba? Ang bibig mo, talagang pinasasalamatan sa Diyos? Umaawis sa Diyos? When you look at mga Israelita, Israelita sa lumang tipan, hindi umaawis. May leklamo na. Ang bibig nila, marami ng leklamo po, ito po ang unang kanilang reaction po. Israelita, mga 400 years na po, sila ay alipin na sa Egypto. That's why God sent Moses and Aaron. Kaya Moses and Aaron dumating na po, sa, sila ay nagtayo po sa harapan ng Parao. Pero Parao, ano ba? Talagang pasaway, ang matigas ng puso ko Parao. Kaya ayaw niya po ilalabas ng mga Israelita. That's why Parao sinabi niya po, don't give mga material. By Israelita, sa kanilang sarili, inianda po lahat ng mga sa ginagawa ito. Ibig sabihin, sila po magiging mas difficult na po. In Exodus chapter 1 story na po ito. Kaya ang mga Israelita, mas leklam po. In Exodus chapter 1 verse 11, sa screen na lang, tingnan mo ito sa screen. Kaya naglagay sila ng mga takapang-asiwa upang pahirapan sila sa kanilang mga sapilitang pagkawa. Kanilang ipinatayo si Parao ng mga lunsod na impakan. Ang Pitom at Ramses. Kahit piramid sa Egypt, piramid. Ang mga Israelita bilang alipin, they built na po. Ramses, Pitom, impakan ng sa Parao, lahat ng mga ganitong mga bagay. Sobrang mahirap na po ang buhay, di ba? Pero magiging mas mahirap po. When you look at the Israel, ang kaluwan ng Diyos para sa Israel, ano ba? Exodus. Ibig sabihin, sila po, di ba, bilang alipin, pero Exodus, oh, lumalayas po mula sa Egypt, magiging malaya, talagang free. Tapos, magiging ano ba, sambahayan ng Diyos. Dati, ano ba, alipin ng Parao, dati alipin ng Parao. Pero ang kaluwan ng Diyos, ano ba, sila'y lumabas po sa Egypt, tapos magiging sambahayan ng Diyos. Parehas po, before we got the salvation, tayo ay ano ba, alipin ng Satanas. Pero ngayon ano ba? Sambahayan ng Diyos. We are the member ng church na po. Pero ang process na ito, ano ba? Ito process, meron na po ano ba? Kapigatian o difficulty. That is the same also. After we got the salvation, we try to evangelize our family. Diba? Talagang gustong-gusto po po, gustong-gusto natin, ililigtas ng mga family. Kaya invite na po sa Bible seminar, summer retreat. Pero ano ang kanilang reaction? Sige, tayo na sa summer retreat. Ganito ba? Huh? Sige, tayo na sa Bible seminar. Meron ko ba ganito magandang puso? Hindi. Halos lahat, ano ba? Ayaw. Ayaw. Talagang matigas na po. Kaya mga
Para sa Israel, ito also parehas. Ang kanuman ng Diyos, sila'y maging isang bayan ng Diyos pagkatapos na naligtas. Even also saying, di ba? Sa John, Gawa chapter 16, verse 30, manampalataya ka sa Panginoon, ililigtas ka, ikaw at ang inyong sambahayan. Maliligtas ka, ikaw at ang inyong sambahayan. Ang kanuman ng Diyos, yan para sa kaligtasan sa ating lahat na panginipo. Pero una po, ang panginipo, matigas na po puso, ayaw sila po pupunta sa church kahit pakikin na Bible sila. Because sila yata ilalim na Satanas na buhay. Ilalim ng Satanas. Kaya ang puso nila po ano ba? Sobrang matigas. That's why even God gave them sa mga Egypto, una po, 10 salot. 10 salot. Why God gave them 10 beses ng mga salot? Why? In order to destroy ang kanilang puso po talaga. Ang pinakahuling pang 10 salot, ano ba? Papatay ng panganay. Papatay ng panganay. When your panganay pinatay na po, ano ba? Even Pharaoh, he surrendered it. Dahil ang kanyang anak, namatay na, di ba? Oh, kaya he surrendered it. Sige, lumabas ka na. Also, when we evangelize our family, you know, God will give mga difficulty. Kaya para sa inyo, even para sa inyo family po. Minsan meron na po ganitong mga process talaga. God gave them ang ganitong mga difficulty. Why? Para magiging pagpapakumbaba na po. Para mas maunawaan, sila ay talagang mahinang tao. Para mas maunawaan, sila ay talagang miserable at magkasalanan. Para they will surrender to God. They will surrender to God. Walang pag-asa sa mundo ito. Diyos lang talaga. That's why, when we evangelize our family, ano ba? Meron na po ganitong medyo difficult situation. Pero mga Israelita, ano ba? Una po, they complain. Kahit sa harapan ng pulang dagat, Red Sea. Red Sea, sa harapan ng Red Sea. Ano ba? They thanks God? Dahil may malaking pulang dagat? Hindi po. They complain. Bakit may sa harap nila, ano ba? May pulang daga. Sa lingkod nila, ano ba? Oh, sundalo ng mga Egyptyo. Oh, kaya para walang solusyon. Kaya they complain to God. Pero ano ba? Yes, God opened their way. Nahati na po ang pulang daga. Pagkatapos ng 3 days later, ang kanilang bihay sa desert, ano ba? Walang tubig. Walang tubig. Kaya ano ang kanilang sa ibig? Leko lang po. Dumating na po, ano ba? Meron na po oasis. Oasis na tubig. Pero mahal lang. Mahal lang ng tubig. Kaya pangalan nito? Mara. Mara. Papait. Papait. Mapait. Kaya sinabi nila ito, Mara. Kaya dahil hindi pwede na uminom. Dahil mapait sobra. Kaya they complain to God again. Unang Korinto chapter 10, Unang Korinto chapter 10, verse 10 po, sa screen, pwede po, 3, 2, 1. Huwag din kayo makugulong-gulungan, gaya ng ilan na nakugulong-gulungan, at sila'y pinuksa na taga-tuksa. No complaint, as some of them also complain. Nakugulong-gulungan, complain. Mga Israelita, ano ba? Halos lang muna, ang kanilang unang reaction, ano ba? Complain! Bakit ganito ba? Bakit ganito ba lagi? Verse 13, 3 to 1. Walang tusong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapad ang Diyos at hindi niya pinahihintulot na kayo'y tuksuin ng higit. Higit sa iyo, makakaya. Kundi, kalakitin ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito iyong makaya isip.
God alone is 한강 가야 나타나고 kaya sinabi niya ito hindi niya pinahihintulot na kayo'y tuksuin na higit sa inyo magkakaya. Alam ng Diyos sa ating limitation, di ba? God knows that sa our limitation. Dito, hanggang dito lang, God allows. Hanggang dito lang ang kapigatian o difficulty o suffering, hanggang kaya lang ito, God allows. Kung talaga hindi kaya naman, God will make the way. God will make the way. Kaya kaya lang ako talaga, ano ba? Makiwala sa Kanya. We will rely on God. We will pray to God. Sa screen, why will God give us even test, tribulation, and difficulties? Kapigatian, di ba? Amunang kapigatian. Bakit? Why God allow us then? Bakit po? Why? Dahil ano ba? Pakas. Dahil pakas. Kung walang kapigatian sa mundong ito, kung naroon, we are all focused na, ano ba? Sa mundong ito lang. Tingnan mo, ang mga hindi paligtas na tao, ang mga hindi paligtas sa inyong ibang family, kaibigan, tingnan mo ang kanilang puso. Para sa kanilang pagasa po, ano ba? Sa mundong ito po, pera, mga material things, o family nila ito po, ang kanilang pag-asa. Pero ano ang ating tunay ng pag-asa? Sa lalo. Sa lalo. Sa ating tunay ng pag-asa, ano ba? Nasa lalo po. Hindi sa mundo ito. Rest of the Bible, Philippos. Chapter 3. Philippos chapter 3 verse 20-21 Philippos chapter 20 verse 20-21 po. Basahin po natin sabay-sabay. 3-2-1 sapagkat ang ating pakamamayan ay nasa langit. Bularong ay inihintay na naman natin na tamapagligtas ang Panginoong Jesu Kristo na siyang napabahago ng ating hamang nakatawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Our citizenship, ano ba, nasa langit po. Ang ating pagkamamayan ay nasa langit, hindi sa mundo ito. Mga brother and sister, please remember that ang ating tunay ng citizenship, hindi po Pilipino, taga langit po. Taga langit. Hindi sa mundo ito. Ibig sabihin, someday, we will go back po. We will go back to ano ba? Langit po. Bilang ito, ano ba? Verse 21, siya magpabago ng ating hamang na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalan niya. Hamang na katawan ngayon ito. Hamang na katawan. Pero ito po magiging ang katawan ng katulad ng Jesu Kristo, ang kaluwalhatian po. Kaya, God allows ang ganitong mga kapighatian o difficulty para ang tunay ng ating pag-asa po nasa langit po. Pero, meron na po ano ba mga ibang kapighatian. Ang ibang kapighatian ito dahil sa kasalanan po. Dahil sa inyong mga maligawa, kaya meron na po ano ba kapighatian o difficulty. That is na ano ba para bilang disiplina ng Diyos. Sa unang Pedro chapter 2 verse 24, unang Pedro chapter 2 verse 20, unang Pedro chapter 2 verse 24, unang Pedro chapter 2 verse 20,
sapagkat anong pakinabang nga nakapakayoy, nakakasala at hinahampas din dahil dito ay inyong tinatanggap na may pakitis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng makuti at kayo'y nakurusa dahil sa dito, at iyon tinatanggap na may pakitis. Ito'y kalugod, lugod sa Diyos. Para kalugod, lugod sa Diyos, ano ba? Dahil sa inyong makuting kamwa, bilugunog ay Christian, we evangelize. Pero may kapi-kapi yan. Kung gano'n, ito po talaga kalugod, lugod sa Diyos. Pero, ang masamang situation, kapag kayo'y ano ba? Nakakasala at hinahampas dahil dito. Tapos iyong tinatanggap na may pakitis. Ibig sabihin, dahil sa kasalanan, kung gano'n ano ba ito, hindi maganda. Chapter 3, verse 17. Chapter 3, verse 17. Chapter 3, verse 17. Unang Pedro, sapagkat mas makuti, magdusa dahil sa pagkawa ng makuti. Kung iyo, iyon ay kalooban ng Diyos. Kaysa magdusa dahil sa pagkawa ng masama. Kaya, kalooban ng Diyos, ano ba? Dahil sa ano ba ito? Makuti. Dahil sa inyong makuti gawa. Pero, kung meron na pakitis o kapighatian, ito ay talaga ano ba? Kalooban ng Diyos. Ito pong magiging talagang ano ba? Antipala sa namin. Pero minsan, dahil sa inyong ano ba? Kasalanan. Dahil, halimbawa, dahil sa may sakit na katawan, dahil hanggang ngayon, dilikiman lang. Kung gano'n, ito ba talaga kalugod-lugod sa Diyos? Hindi, di ba? Ito po, di ba? Dahil sa isyo. Kaya, may sakit na. Ibig sabihin, hindi maganda po sa harapan ng Diyos. Huh? O, dahil sa ano ba, parang stealing. Huh? You call to in the police. Kaya papunta sa kulungan. Dahil sa ano ba? Stealing. Huh? Magnanakaw. Kung gano'n ito po, hindi kalugod-lugod. Pero, dahil sa ipangaral ng salita ng Diyos, when we evangelize, halimbawa, di ba, hanggang ngayon na sa Mindanao, meron na po mga Muslim area, di ba? Kung doon po, may Bible seminar, ipangaral ng salita ng Diyos. Kaya mga Muslim people, they really angry and bumabato na ito. Kung meron na po ganito ano ba, sa kapighatian, ito ay talaga ano ba? Kalooban ng Diyos po. Makuti po sa paningin ng Diyos. And second, sa pamamagitan ng kapighatian, kaya ano ba? Pakitis po. Pakitis. Tribulation, kapighatian, ano ba? Nakubunga, produce, perseverance. Pakitis. Ibig sabihin, ito po talaga endure o patient. Huh? Ibig sabihin, ano ba? We are more waiting. Huh? Pakitis. O be patient, magiging patient. O, ito po including ano ba? We will more waiting sa harapan ng Diyos po. Kaya para pakitis, mas importante po, dapat malalaman natin po, ano ang talagang kalooban ng Diyos? Ano ang talagang kalooban ng Diyos sa itong situation? Ephesians chapter 5, verse 7, verse 15 and 17 po, Ephesians chapter 5, 15 to 17, kaya maging mahingat kayo sa iyong paglakad. Hindi kaya ng mga magmang, kundi kaya ng marunong. 17, kaya huwag kayong magiging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin, why God allowed us ganitong situation ngayon? Bakit nangyari na ngayon ito? Bakit may problem sa family? Bakit meron na ganitong situation? Dapat unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Tapos,
Kaya kung meron akong ganitong medyo difficult situation, actually, minsan God gave us ganitong difficult situation. Pero, bilang bulaging Christian, kahit lang ako talaga ng ano ba sa willing mind, we will enter, ano ba, ang ganitong kapitapian. Ibig sabihin, kung hindi kayo mangaral ng salita ng Diyos, kung ikaw na ayaw mo evangelize, kung gano'n, walang family problem. Talaga. Huh. Oh, habang family gathering, ano ba? Just you treat them well. Huh? Cheers together. Karaoke singing together. Oh, kaya family gathering time, masaya lang, talagang masaya. Kung gano'n, walang family problem. Diba? Good relationship. Pero when you evangelize, huh? Ayaw mo cheers together, ayaw mo kanta-kanta, pero you try to evangelize, kuya, meron na Bible seminar, huh? Ate, meron na Bible seminar, huh? Dapat makinig ka na itong seminar. Bulang itong oras, ano ba? Meron na po, medyo ano ba? May problem sa family relationship. Kung tahimik ka, walang ganitong problem. Pero, kung simula ng bibi o sa bubuksan sa inyong bibi, may simula ng problem. Naintindihan nyo? Pero bilang muna kay Christian, mas gusto ko na kayo may problem. Ano ba? Yes, dapat ipangaral na ibanghelyo ko ito. Naintindihan nyo? Kaya kailangan mo ganito, ano ba, volunteer mind. Kailangan mo talaga ganitong kaluluwa ko sa inyong willing mind. Pero, kung meron na po ganitong sa problem, huwag kayong lekulang. Sinabi ng Biblia, tingnan mo, Lamentation. Lamentation. Tagalog? Mga panagoy. Mga panagoy, panganagoy, chapter 3. Panagoy, chapter 3 na po, Lamentation. Pagkatapos ng Jeremia po, pagkatapos ng Jeremia, Isaiah, Jeremia, tapos, mga panagoy po. Chapter 3. Chapter 3. Panagoy, chapter 3. Verse 19. Alagahanin mo ang aking paghihirap at ang aking kapayapaan. Ang katas ng mapay na halaman at ng ako. Alalahanin mo ang aking, ano ba? Paghihirap at ang aking kapayapaan. Even Jeremias, ang situation na po ngayon, ano ba? Oh, paghihirap, kapayapaan, sobra po talaga, sobra. Huh? And then verse 20, kaya verse 20, patuloy ito, naalala ng aking kaluluwa, yumuyo ko sa loob ko. Ang aking kaluluwa at yubuyo ko sa loob ko, ibig sabihin sa puso din, sobrang ano ba? Talagang ano ba, difficult na po ngayon ang kanyang puso. Pero verse 21, importante, ngunit ito'y naalala ko, kaya mayroon ako pag-asa. Ang tunay ng situation talagang mahirap. Pero mula sa puso niya, ano ba, meron ako tunay na pag-asa. Bakit meron ako tunay ng pag-asa? Verse 25, ang Panginoon ay maputi sa kanila na nakintay sa kanya, sa kaluluwa na umaharap sa kanya. Importante po ito. Maputi sa kanila na, ano ba? Nakihintay sa kanya. Nakihintay. Ano ito po nakihintay? Ano ba? Parang patitis. Sa loob ng patitis, yes, kasalin po ito, nakihintay. Nakihintay sa kanya. Sa kaluluwa na umaharap sa kanya. 26, maputing nga na ang taway, tahimik. Tahimik at makihintay para sa paglilitas ng Panginoon. Paglilitas ng Panginoon. Meron akong paglilitas ng Panginoon. Kaya bilang tao, ano ba? Tahimik ka. Tahimik ka, makihintay. Pero mga Israelita, and also, ordinaryo mga Kristiyano, hindi na tahimik.
Ano ba? Marami ng salita. No? Marami ng salita. No? Tapos marami ng lemonaw. Pero bilang born again Christian, yes, sa harapan ng mga kapigapian, tahimik at nahintay. Nahintay po. Verse 28, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Mampu siya mag-isa na katahimikan kapag kanya giniatang sa kanya. Mampu siya mag-isa sa katahimikan. Katahimikan. Ibig sabihin, be quiet talaga, silent, kapag kanya, inaatang sa kanya. Inaatang sa kanya. Ibig sabihin, God allows ganitong situation, di ba? Kaya meron na po kaligtasan ng Panginoon, pagliligtas ng Panginoon. Kaya ano ba? Yes, tahimik. Pero tingnan nyo next, how long should we endure? O nahintay, o waiting? How long should I endure it? Hanggang kailan po? Hanggang kailan? Para mas maintindihan po, hanggang kailan? We will be endure. We know that sa Jericho Palace, nasa Jericho Palace, meron na po ito sa Jericho. Sa Jericho po, ang mga Israelita, dapat ano ba? Ang mga Israelita, isang salong ng isang araw, isang beses, ano ba? Yes, walking around ito. Diba? Even second day, third day, first, fifth, sixth day. Isang araw, isang beses lang. Pero sinabi ng Diyos, ano ba? Be quiet. Tahimik ka, tahimik. Huwag kang salita, huwag kang sumigaw. Ang ikapitong araw, ano ba? Ilang beses? 7 times. Diba? Kaya total, 13 times. Mula unang araw hanggang ikapitong araw, anong araw ba pinakamahirap? Last day. Ang last day pinakamahirap, bakit? 7 times na kailangan po, diba? Umiikot na uli, diba? Mainit. Tapos nasa Jericho Palace, ang mga, di ba, sa sundalo ng Jericho, mga tao ng Jericho, anong ginagawa mo ngayon? Makikanito ba ngayon? Pero ang mga Israelita, kailangan ko ano ba? Tahimik po. Hanggang pinakahuling araw. Hanggang matapos ng ano ba? Ikapitong beses sa umiikot ko lahat. Pero di no, ang pinaka-last na po ito, last day. Ikapitong araw, ito po talaga ang pinaka-mahirap. Ikapitong araw. Si Saul, actually, si Saul also, siya din po parang ganito po, si Saul. When you look at the unang Samuel, the Samuel, he promised to Saul, King Saul, I will come back hanggang ikapitong araw. Kaya waiting ka na. Pero si Saul, i-wait na po hanggang ikapitong araw, hanggang umaga na, umaga. Pero, he nervous then because may ano ba, palestiyo, mga palestiyo, mga sa sundalo. Tapos ang kanilang sa Israel bayan, nawawala. That's why, he couldn't wait hanggang ikapitong araw, hanggang ako. That's why, nag-alay na po ang hantong nag-alay by himself, bilang hari. Ibig sabihin ito, hindi pwede. Dapat prophet, si Samuel lang, kailangan pa ano ba? Handog ng alay para sa Diyos. Pero si Saul, he couldn't wait na. Ano ito ay talaga ang kanyang kulang po ito. Hanggang kailan, we have to wait. O pakitis. Hanggang kailan talaga ang pakitis. Hanggang kailan. In Korean said, yung mga Koreano, we call that Korean case, paktitis, o pwede na ito, also forgive, hanggang tatlong beses. Hanggang tatlong beses, paktitis na. Hanggang tatlong beses. Halimbawa, ang kaibigan mo, may balikawa, sinwali na.
Unang sinungaling, ikalawang sinungaling, hanggang ikatlong sinungaling, sige, I will forgive you. Pero ika-apat ng beses, hindi, away na. Oh, away. Ang Pilipino, hanggang ilang beses? Wala. Si Peter, ano ba Peter? He has to Jesus Christ. Kung kapatid ko nakasala, hanggang ilang beses? Panginoon, I will forgive. Huh? Ikapitong beses pa, ikapitong beses? Anong sinabi ni Yesu Kristo? No? 70 times? 7. Ibig sabihin, 490 times. Meaning, forever. Forever, forgive. Because God forgivers, diba? God forgivers, may kapatawaran ng Panginoon sa ating lahat ng kasalanan, diba? That's why also, we can forgive our family, neighbor, lahat. Hanggang kailan, patiis kayo. Hanggang kailan. Tignan mo Joseph. In Joseph case, si Joseph, 13 years patiis na po. 13 years patiis. Si Joseph, siya na po pumunta sa Egypt. Si Joseph, when he was the 17 years old, siya na po pumunta sa Egypt bilang alipin. Ang kanyang kapatid, di ba? Ang kanyang mga kapatid, they selling him. Tapos nasa Egypt, siya na po magiging alipin, 13 years na po. Nasa kulungan niya mga ilang taon, talagang mahirap. Pero si Joseph, patitiis na po, ano ba? 13 years na po. When he become 30 years old, when he become 30 years old, yes, tinawag ng Diyos, tapos siya na po biyatingin, prime minister sa Egypt na. Awit chapter 15, Awit 105. Tingnan mo Bible, Awit 105. Awit 105. Awit 105. Awit 105, verse 17. Verse 17 hanggang 94. Awit 105, verse 17 hanggang 19. 3, 2, 1. Siya ay nagsugunan isang lalaki sa unahan nila. Si Chukose na ipinapili bilang alipin. Ang kanyang mga paa ay sinaktan ng mga tanikala. Siya ay nilagyan ng kwelyo ng bakal. Hanggang sa ang kanyang salita ay manana. Siya ay sinubok ng salita ng Panginoon. Ito po ini-explain po sa kapikatian ni Jose. Kapikatian ni Jose. Kaya siya na po, ano ba ito? Ito, tingnan mo. Una ito ini-explain po. Siya ay nagsugo ng isang lalaki na unahan nila. Siya ay nagsugo ng isang lalaki si Jose, unahan ng Israelita. Ang kaluhuban ng Diyos, ano ba? Ang kaluhuban ng Diyos, ang kaligtasan ng buong Israelita. Dahil sa may 7 years training, di ba? May 7 years training, hindi lamang Egypt, kundi buong sa Kanaan. That's why ang kaluwan ng Diyos, ano ba? God sent isang tao. Si Jose nasa Egypt, pero bilang alipin. Mga 13 years. Kay process na po ito, kay masama. Di ba? Ang kanilang, ang kapatid ng Jose, ano ba? Talagang masama. Talagang masama. Pero meron na po kaluwan ng Diyos. Since you got the salvation, kahit may kapikatian, medyo masamang situation. Minsan, meron na po grabe ng away ang kapatid mo. Kahit ikaw na walang maling gawa, siya na talaga masama. No? Pero, ayaw niya. Kaya sobrang masamang sa family relationship,
Pero ang kalooban ng Diyos, ano ba? Nakso ng isang lalaki na unahan nila. Para sa inyong kaligtasan ng buong family, kaya ikaw na po nauna, naligtas na ito. Si Jose na ipinapili bilang alipin ang kanyang mga paa ay sinaktan ng mga panikala. Ibig sabihin, ano ba? Nasa kulungan. Siya ay nilagyan ng kwelyo ng bakal. Nasa kulungan po mga ilang taon. Tapos bilang alipin. Pero tingnan mo, hanggang, ano ba ito? Hanggang sa kanyang salita'y nagalang. Hanggang kailan pakitis? Ito po sa sumasako. Hanggang ang kanyang salita'y nagalang. Hanggang ang kanyang salita'y nagalang. Kaya siya ay sinubok ng salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos talagang sinubok sa akin. Hanggang ang kanyang salita'y magandang. Kaya si Jose, 13 years, parang pakitiis na po. 13 years, pakitiis. Siya ay sinubok. Sinubok, ano ba ito? That is the same ito, ano ba? Papapatibay. God training, ano ba? Si Jose po. Siya ay sinubok ang salita na Panginoon. God training Jose sa pamamagitan ng ganitong ano ba? Pakitiis po. Kaya, kapigatian, pakitiis, papapatibay. Ito po talagang process na po. Kung talagang tayo ay tahimik, tapos naghihintay ang kaligtasan ng Diyos, kung gano'n, ito po magiging sinubok o papapatibay, ito po magiging talaga ano ba? God's training. Si Jose, mga 13 years, pakitiis na po. Ito po magiging training para sa kanya. Para kay David, more than 20 years, ano ba? Pakitiis na po. We are, ngayon, di ba, sa, we are reading the Bible, Unang Samuel. Di ba, Unang Samuel. Huh? Ngayon, story na po, di ba, ngayon, ano ba? Si Saul, ano ba? He chased to David. Kaya David, ano ba? Lahagi, run away. Oh, pupunta sa ilang, kuweba. Kanilang umaga, di ba? Ano ba? Oh, si David, nasa isang loob ng kuweba. Pero King Saul, pumasok na doon, tapos doon na, oh, pahinga. Si David, he run away uli-uli po. Dahil sa si, Saul. Also, God trainers, minsan, sa pamamagitan ng family po. God trainers, sa pamamagitan ng, minsan, our church member. Minsan talaga. Huh? Dahil sa mga brother and sister also, we training each other. Huh? Ang born again Christian po, parang ganito po, born again Christian, kung ligtas ka, kung bagong ligtas, parang bato, pero ano ba, very sharp na po, very sharp. Mga ibang brother and sister, so, very sharp na po ang hugis mo, ang ugali mo, parang ganito. Pero, some year later, you will become ano ba, very smooth. Naintindihan nyo? Kaya may bato na sa bunto, ano ba? Halos lahat, very sharp. Diba? Oh. Pero sa bato na sa dagat, very smooth. Why? Mula sa bunto, oh.
kung may ilog, ano po? They flow, pupunta sa hanggang dagat. Pero sa loob ng ilog, ano ba? They spin and hit each other. They touch each other, they hit each other. Kaya, konti-konti ang ganitong mga sharp part, nawawala. Ito din nawawala ang kanilang sharp part. Tapos, magiging sumusunod. Ang bagong ligtas ng Kristiyano, ang ugali ng bagong Kristiyano, ano ba? Masama pa yun. Hindi mabait. That is the natural awa ng puso ko. Natural talaga ang puso ko, ugali. Pero sa loob ng church, mga 1 year, 2 years, 3 years, 5 years later, ano ba? God training us. Minsan sa pamamagitan ng ibang mga brother and sister. Minsan kayo makasawa. Diba? Kaya some later, ang ating ugali po magiging smooth. And do not only that, but we also glory in tribulation, knowing that tribulation produces perseverance, and the perseverance, character. English version translate na po, character, ugali na ba? Training meaning also, character na po. God training us, meaning, ang ugali po, character po dati sobrang sharp. Pero dahil sa ano ba? God's training, kaya ang ugali mo, ang character mo talaga, become smooth na. Naintindihan mo ba? Pagpapatibay, English version, character. Bakit character na? Ang bagong pintas talaga, very sharp. That is the natural character ako, bilang makasalanan. Kaya ligtas, kaya matuwid na, pero ang ugali mo hanggang ngayon, ano ba? Masama pa rin talaga. Pero sa loob ng church, yes, magpapatibay. God training us. Kaya ang sharp part will cut uli. Pero in order to cut mga sharp part, kailangan po ano ba ito? Hit na each other. Pero that is sa loob ng fellowship. Sa loob ng fellowship, God training us. Kaya, kailangan mo dapat manatili sa church. Minsan mga son, brother and sister, ayaw niya cut ang kanyang sharp part. Kaya, sila ay papunta sa labas ng church. Naintindihan mo ba? God training us, importante po sa loob na church po. Kung manatili ka sa church, ang sharp part mo, God will remove na po, konti-konti. Pero meron na po sa members, ayaw lang ganito, ano ba, sa, kung di ba, ang sharp part na tinanggal, may sakit na. Minsan yung pride also will be hurt. Minsan ang pride also will be hurt nasa loob ng church. Kaya mga brother and sister, ayaw lang ganito mga damage. Kaya sila ay, ayaw lang manatili sa church. Kung ganoon, kahit 5 years later, ligtas na. Pero ang kanyang buhis, ang pag-ugali, parehas na. Sobrang sharp hanggang ngayon. Kahit 10 years na, parehas na. Pero kung mananatili sa church, kahit kayo may sakit, kahit may damage, pero sa loob, kung mananatili ka sa church, you will become ano ba, very smooth na. Kaya sa loob ng fellowship, may lumuluha. Dahil may isang tinagal kong mga bagay. Si David, 20 years na po. Si Jose, ano ba? 17 years na po. Hebrew chapter 10 verse 36 na po. Hebrew chapter 10. Verse 36. Hebrew chapter 10, verse 36. 3 to 1.
sa pagkakailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyo nakampanan ang kalooban ng Diyos ay tanggapin ninyo ang pangako. Kailangan ninyo ano ba ng pagtitiis? Kailangan ko talaga pagtitiis. James, Santiago chapter 1 verse 2 to 4. Santiago chapter 1 verse 2 to 4. Santiago, pagkatapos ng Hebrew Santiago, mga kapatid ko, ituring ninyo buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nakukuha na pagtitiis. Ang iyong hayaan na malubos na pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging saktan na kanap na walang anumang kakulangan. Even chapter 5 verse 11, tingnan mo ito. Ito po sa pagtitiis ni Job. Tunay na tinatawag natin mapapalat ang mga nagtitiis. Nagtitiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job. Ang inyong nakitang layuin, layuin ng Panginoon. Kung paano ang Panginoon ay puno ng pagkahapag at pagkamarain. Ang kapigatian ni Job, grabe na ito lang. Pero ang huling kanyang resulta, talaga ano ba? May kaluwalhatian ng Diyos. At hindi, Roma chapter 5, 34, verse 3 and 4, ito main passage lang po today. At hindi lamang kayo, hindi, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian. Sa pagkakalap ng ating kapigatian ay nagkubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis papapatibay at ang papapatibay ng pag-asa. Kaya ito ay ano ba sa proses ng Christian buhay na po. Kapigatian, pagtitiis, papapatibay at pag-asa po. Pag-asa. Pag-asa. Ang tunay ng pag-asa kanina, Roma chapter 8, verse 7 to 18, kanina we already read that, tagapagmana ni Kristo, upang tayo'y luwalhatiin na magkasama niya. Tayo'y luwalhatiin, may kaluwalhatian sa langit. Hebrew chapter 2, verse 10 po ito din, pagtadala ng maraming anak tumo sa kaluwalhatiin. Tumo sa kaluwalhatian ko. Even ikalawang Korinto chapter 4, 17 to 18, iniangkat tayo itong magaan at panandaliang kapighatian. Para sa ano ba? Walang hanggang di masukan ng kaluwalhatian. Magaan at panandaliang kapighatian ko sa mundo ito. Pero ano ba? Nasa langit, walang hanggang di masukan ng kaluwalhatian. Ang isang meron na po isang burugin Christian dati, parang 100 years ago. Ang pangalan niya ito, William Bowden. William Whiting Bowden. Ang buhay niya po ito, 1887 he was born and namatay na po 1930. Ibig sabihin, ilang taon siya namatay? 25 years old na po. William Bowden. William Bowden. I will introduce him, William Bowden, because also, he, siya na po talaga also, pinaka, maganda also, isang Christian. Meron na po ang kanyang magandang sa word. Ito serial. No reserve, no retreat, no regret. Ang kanyang buhay po. I will explain that. Ito po sa tungkol sa kanyang buhay po. William Bowden. Una, no reserve. No reserve. Okay, nasa screen po, I will read this one. He was on
American missionary who lived for the gospel and died at the age of 25 years old. He was born and raised in Chicago as a wealthy rancher and grower of plants, and took a world tour to Asia and Middle East and Africa as a high school graduation gift. Because his family talagang mayaman. Kaya popular, he gave him world tour bilang gift for his high school graduation. And then he entered Yale University. Okay? After he traveled, he decided not to start a new business, but to become a missionary. After world tour, habang world tour, Asia, Middle East, nakikita ko ano ba? Sobrang poor people. UK, America, medyo mayaman bansa, di ba? Pero when he tour, poor country, nakikita mo talaga mayroon ng buhay nila. I will preach the gospel to these poor and needy people. I will give my all and wrote inside his Bible. He writes that his decision in his Bible. Kaya, not to himself, always yes to Jesus Christ. No to himself. Para sa kanya, always no. O control talaga. Pero para sa Yesu Kristo, ano ba? Always yes. From his freshman year, first year college in Yale University in 1905, his friend felt he was different from them. It was holiness, not wealth. Ang kanyang different tungkol sa holiness, hindi po dahil sa mayaman. A friend recalled of him, he had already given his whole heart to Jesus. And he did it with devotion. I felt the strength of love in the purpose of life that was so firm. Parang ang kanyang puso po, talagang ano ba, matibay ng bako. Parang ganitong strong po ang kanyang puso. In college, Bowden wrote in his diary, not to himself, always yes to Jesus Christ. As his classmates saw it, ang kanyang kaibigan, classmate, nakikita ko lahat. During his first semester at college, Bowden began to change the Yale culture, Yale University. A friend of his said, shortly after the semester started, Bowden suggests we start a prayer meeting before breakfast. We start doing it. It was a time for him to bravely read a Bible verse and say a prayer. Meaning that it's the quiet time, QT, in university. First year in college, he started with his friend, classmate, QT time, quiet time, reading the Bible, even one chapter, and then pray together. But Bowden knew the Bible really well. When he asked the question about the Bible, he answered them clearly and convincingly. We have the Samuel Academy para high school and mga youth member. Para ano ba ito? Samuel Academy. That is also one of the biblical training para our high school and also college. But you can change your school, your college. Bowden is one of the good examples. By the time Bowden graduated, 1,300 students at the school had attended the prayer meeting. He started by himself, one student. But when he graduated the Yale University, 1,000 students, they joined the prayer meeting at the school. Bowden actively evangelized. He not only evangelized the Yale University campus, he preached the gospel to the widow, orphan, and the sick around the university, and even drunkard. He also founded
founded the Yehovah Mission, which preaches the gospel and helps people's lives. This sister, when it was the Yale University, Bowden, William Bowden, he changed Yale University. Actually, there are so many American Christians graduated Yale University. We know that famous preacher, but there is the very famous gospelman in William Bowden also. NASA, Yale University. No retreat, no retreat. Retreat meaning Hindi po go back, Hindi draw back. A summer retreat meaning para ano ba sa Bible seminar, no more so can rest, little rest, and Bible study. For retreat, one of the meaning, Hindi po ano ba go back, Hindi draw back. After graduating from college, he donated all of his parents, the universe, the legacy, to the Islamic mission and live frugally without buying a car. After graduating from the prestigious Yale University, and then good campaigns tried to recruit him, but he shook everything, the entire Princeton Technology Seminary. Princeton Bible Seminary. He entered the Princeton Bible Seminary para magiging pastor. After graduating from graduate school, the Bible Seminary, he went to Egypt as a missionary. No retreat. There are no retreat. Dedication to the Lord continues. He wrote that no retreat. And then he contracted the meningitis, sorry, the word, 4 months, the 4 months after leaving for Egypt, he passed away a month later. Dumating ako sa Egypt bilang missionary, pero ano ba, 4 months later, namatay ako. Because of the, ano ba, sa, may sakit lang sa ulo ko. Mga news of his death was published in almost every newspaper in the United States, and a wave of the mourning was the culprit. But Mary Taylor, who wrote the Bowden's biography at the head of her book, Bowden gave almost nothing, but he gave himself so greatly that his death seemed more like a privilege than a sacrifice. Actually, meaning Bowden, ang kanyang lahat ng mga kayamanan, he donate, he gave to God, and then even his life also, he sacrificed. Parang ito po ano ba? Parang ano ba ito? Privilege than all sacrifice. Free village na. Ang kanyang sacrificio, ito po ano ba? Hindi po just devotion, kundi free village na. Bilang born again, Christian. Tapos, no regret. No regret. Was Bowden's sudden death in vain? No, never with love. Before his death, Bowden added one last word to the inside of his Bible. No regret. No regret. And in his Bible where he wrote, the noblest and most worthy life is not a life governed by our own nature, but a life governed by God. His life,
Actually, lahat ng mga tao sa mundong ito, governed by our own nature, simple nature. Pero in His life, governed, controlled by God. Even though He namatay na po 25, only 25 years old, pero ang kanyang buhay talaga, pinakamahalagang buhay na po. No reserve, no retreat, and no regret. Always no to Himself. Say yes, always say yes to Jesus Christ. Ito po ang tunay ng pag-asa ng buhay na po. Isang pinakamahalagang buhay bilang isang born again Christian. Ang kanyang buhay, tingnan mo ang kanyang family also, noble family na po, noble family. Pero William Burden, ang kanyang pinakamahalagang buhay po, no reserves, no retreat, no regret. Kaya in our Christian life also this year, maybe in our life, dapat, ganito na. Okay, let's pray together. Our Heavenly Lord, Father God, who loved us and saved us, thank you po, Ama. Please guide our life para maging mas mahalagang buhay po, katulad ng sa isang tunay ng born again Christian, si William Bowden po, Ama. Lalo-lalo po sa mga kabataan, mga brother and sister, high school and college student, please guide them para sila'y magiging talaga sa isang pinaka mahalagang manggagawa ng Panginoon Diyos po. Thank you po, Ama. Today, our sermon po ito. We pray in Jesus' name, our Lord. Amen. Okay, let's sing together. 259.